sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Latest Headline PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Latest Headline PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Pulungin yung house leadership at saka yung mga ibang party leaders regarding that matter. Nung taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Mainit na balita. Babala ni dating Pangulong Duterte. Nangyayari na nga. Pag-amyenda sa political provisions ng 1987 Constitution. Pinag-iisipan na nga bang isali sa charter change? Napakasensitibong usapin talaga ang isinusulong na tsatsa ngayon na kung saan ay hati ang opinyon ng karamihan sa mga Pilipino. Sa ginawang pag-apila ni Secretary Larry Gadon, ay muli na namang nabahiran ng negatibong imahe ang tsatsa na ayon nga sa pinakabagong survey ay halos karamihan sa mga kababayan ay hindi sang-ayon dito. Sa isang pahayag ay sinabi ni House Representative Erwin Tulfo na nakarating na nga kay House Speaker Martin Romualdez ang suhestyon ni Gadon at posibleng ang magpatawag ng pagpupulong sa mga liderato ng Kamara upang pag-usapan ang nasabing pagsingit sa political provisions. Wala pa actually because naka-break tayo. Pero I believe the speaker already has been informed about that. Kailangan mo rin pulungin yung house leadership at saka yung mga ibang party leaders regarding that matter. Pero may pagbabago po ba sa posisyon ng speaker? Kasi di ba ang sinusunod lang is economic chacha. And wala yung political... None that I know of at this point. Wala. Yung pa rin, yung economic provisions pa rin. Wala yung additional na mga amendments na patungkol sa mga extension, term of office, no? None that I know of. Pero kayo, sir, personally, ano, pabor po ba kayo doon sa sinasabi ni Gadon na 6 years na raw sana yung term ng mga lawmakers after 2020 na magastos daw sa ekonomiya? Marami pa akong problema na dapat kasi kasuhin. Bakit natin unahin nyo? Kaya nagagalit minsan yung taong bayan sa mga mambabatas sa legislature because sinasabi yung inuuna yung personal invested interest. Kasi pag we talk about it, it's about talking about our interest, di ba? Congressman Tulfo, mag-6-year term na sa Congress, di ba? So nagagalit yung tao. Why don't we just focus first, my advice is, why don't we focus first on the problems of this nation, which is poverty, which is hunger, di ba? Inflation. There's a lot to talk about instead of talking about this extension. I'm sure magagalit to yung tao bayan. I would advise na let's just stick with the solution to hunger, poverty, inflation. You know, kailangan natin. Not term of office, not extensions. No, I don't think so. I'm sorry. Kung ang makabayan black lawmaker said na naapektuhan daw po yung ratings ni Speaker Romualdez dahil sa pagpupush ng chacha, what can you say about this? That's their opinion, ma'am. Kasi may other lawmakers din tayo nagsasabi na hindi ka sila naniniwala dun sa Pulse Asia survey. They say na, di ba, na ayaw ng mga tao dun sa PI. So some lawmakers, so that's also their prerogative and that's their opinion. So everybody has his or her opinion. So nasa kanila yun. Pero ako, like I said, ayaw ko isipin muna yung politika kasi... Kung ating matatandaan, ay matagal nang nagbigay ng babala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol dito. Ayon pa sa kanya, ay posibleng ang mapolitika ang tsatsa at sa halip na economic provisions lang ay ipapasok ang pag-amyenda sa political provisions
na kung saan ay kabilang nga dito ang pagpapahaba sa termino ng mga politikong ganid sa kapangyarihan. Gawain ninyo kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos magparlament, itumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Magkakaiba din ang opinyon ng karamihan sa mga kasapi ng Kamara. Ayon kay House Committee on Constitutional Amendment Chairperson Rufus Rodriguez, ay hindi dapat seryosohin ang ideya ni Presidential Advisor Larry Gadon. I urge Speaker Romualdez to completely disregard Gadon's letter. I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our constitution extends to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy, nothing more. As a co-author of RBH 7, I will never support political amendments. Ayon din kay Makabayan Bloc member at ACT Party List Representative Franz Castro, ay posible ding may alam ang Pangulong Bongbong Marcos sa ideyang ito ni Gadon bilang kasapi nga sa mga gabinete niya. Bilang bahagi din ng Marcos administration, ang payo ni Larry Gadon ay lalong maglalantad na target din talaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabago sa political provisions ng konstitusyon. Bagamat hindi pa naman klaro kung sino nga ba ang tunay na may pakana, sa pag-udyok kay Secretary Gadon ay talagang hindi din pwedeng maalis sa isip na posible talagang maisakatuparan ang ideyang ito, lalo na kung ang tunay na may pakana ay ang mga nasa itaas na siyang utak sa likod ng pagsusulong sa charter change. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.